Ang Pakwan ay isang lowland crop at gusto nito mainit na klima, full sun, kaya sa Tagaraw ito the best na itanim. Pero pwede naman po siyang itanim kahit sa panahon ng tagulan, medyo may kahirapan lang po. Ang temperature requirement ay from 25 to 30 degrees Celsius. Maganda ito itanim sa sandy loam o loamy soil na may soil pH na slightly acidic to slightly alkaline. Ang Pakwan po ay matakaw sa nutrients at tubig at upang maging maganda ang performance ng halaman ay dapat hindi tayo magkulang sa mga to. Ang average maturity ng Pakwan ay 70 to 75 days from sowing. Magdepende po yan sa variety na may variety po early maturing o mas madali siyang ma-harvest at mayroon rin pong late maturing na halos aabutin po ng 3 buwan. Yo, check. Finally, ito na po yung video natin tungkol po sa pagtatanim ng Pakwan in a commercial production scale. Sa mga gusto pong matuto na magtanim ng Pakwan ay para po sa inyo ito. Sana magustuhan nyo po, may matutunan po kayo dito. So ang paraan na ituturo ko po sa inyo ay combination po ng organic at saka inorganic. So gagamit po tayo dito ng synthetic fertilizer para mas gumanda at lumaki po yung mga bunga kasi nga pambinta yung habol ho natin para ho tayo po maka-compete doon po sa market, which is yun po yung hanap ng mga buyer, ano po. Pero asahan nyo po sa tamang pamaraan ang ating pong gagamitin nang sa ganun hindi ho natin maabuso yung paggamit po ng mga inorganic fertilizer at saka yung pesticide. Kumbaga ito ay alali lamang pang suporta tamang makalaki po yung halaman. Inaayon po ito sa protocol ng GAP technology or Good Agricultural Practices kung saan ay inaalaw po dito ang paggamit po ng synthetic inputs, no, fertilizers, pesticides sa wastong paraan po para po maalalayan at masuportahan yung pangangailangan ng tanim sa paglaki at makaharvest po tayo na maganda po yung quality. Pero hindi ho dapat makompromise yung health safety po ng mga mamimili. Kasi yan po ang basic principle po ng GAP farming technology na maging ligtas po na kainin yung mga produkto ho natin. Ito man ay kulay, prutas o mga agricultural processed products. Sa maniwala po kayo sa hindi, wala ho tayong mabibili na organically produced na watermelon o kahit pa melon. Kasi itong mga crops na ito ay nangangailangan po sa pag-alaga sa paggamit ng synthetic inputs. Upang sa ganun ay gumanda po yung performance nito at makapag-harvest po tayo ng mga bunga na marketable yung quality. So bago ko tayo mapunta ho sa mga high-tech na pamaraan sa pagtatanim ng Pakwan, ay mag-umpisa ho tayo sa traditional level. So yung ituro ko sa inyo, yung low-tech na pamaraan pero napaka-effective rin. Kunti lang ang gastos nito at mas madali lang itong gawin. Kaya ito muna ang akin pong ituro sa inyo. Maraming watermelon growers na ganito po ang technique nila sa pagtatanim. Kaya huwag niyong maliitin ito dahil maraming farmers po ang gumanda ang buhay nila sa pagtatanim ng Pakwan sa ganitong paraan. Diretso na tayo sa land preparation, mga boss. Ang unang gagawin ay linisin muna ang area, of course. Pero yung part lang po, no, hindi ho lahat, yung part lang kung saan tayo magtatanim para hindi matrabaho, hindi magastos, mas mabilis lang po na matapos. O diba, ayos. Yow. Magandang taniman ng Pakwan ang palayan pagkatapos ng anihan. Syempre sa dry season po ito dahil the best na itanim ang Pakwan sa Tagaraw. Pag gusto nyo pong magtanim ng Pakwan sa tagulan, ay doon po kayo sa upland area na hindi bahain at dapat may sapat na source ng tubig pa rin kasi in case na may ilang linggo na walang ulan, so kailangan ho pa rin nating mapatubigan yung halaman. At pag beginner po lang kayo ay huwag ho muna kayong mag-ambisyon na, no, sumugal na magtanim ng tag-ulan dahil baka hindi nyo kakayanin. Mas ligtas po na magtanim sa tag-araw, magandang panahon, kaya yun ang nire-recommend ako. Doon po sa paglilinis po natin, no, ay 1.5 meter lang po yung lapad natin pong lilinisan. At magsukat po tayo ng isa't kalahati hanggang 2 metro doon po sa gitna, doon sa pagitan. Ito po yung nagkapangan ng Pakwan. So pwedeng hindi muna natin itong galawin, no? Pwedeng mahuli itong malinisan dahil para mabilis lang po yung trabaho natin. Pero kung hindi ka nagmamadali, ay pwede naman po na linisin lahat. Wala akong problema. Bahala ka na, total ikaw ang boss. Ikaw masusunod, boss. At pag malinis na ay araruhin na ito dahil dito tayo magtatanim. So ang gagawin natin ay pag nabungkal na,
pag nabungkal na ay gumawa ho tayo ng kanal sa gitna. So hatiin lang ho natin. So mga kalahating metro po yung kanal para makabuho tayo ng plot, magkabilaan. So napakabilis lang po yung land prep natin. Ano po? Nasa 3 metro po yung lapad po ng kahon. Magkabilaan po yung plot nito, no? Kasi nga sa gitna, yun po yung gapangan kung saan doon magkasalubong po yung mga sanga ng vines ng pakwan. Pag ganito po yung plotting ho natin, ganito kalapad, and then yung spacing ho natin ay 1 metro yung paghita ng halaman. Sa 1 hektarya po ay makatanim ho tayo hanggang 5,000 plants. So ayan, pag okay na po ang lahat, nakagawa na ho tayo ng plot, so ready na po, pwede na hong taniman. So nga po pala, kung may organic fertilizer po tayo, ay maganda po mag-apply, magbasal ho tayo ng organic. Kahit agkalahati hanggang 1 kilo lang po sa kada metro po ng plot. Kung nasa 20 meters yung plot mo, ay maglagay po ng 10 hanggang 20 kilos ng fertilizer. Kung ano pong organic fertilizer meron kayo dyan, no? Bukod dun po sa ating nilagay na fertilizer sa plot, ay maganda rin po na maglagay po tayo mismo dun sa butas o paupo kung tawagin ito ng mga farmers. Sa paggawa ho natin ng butas, which is 1 meter apart po ito as a planting distance natin, dun sa butas ay una ho natin ilagay yung inorganic fertilizer tulad ng complete fertilizer o triple 14, 5 grams lang po. So napakakunti lang, kalating kutsara lang ating ilagay. And then tabunan ho natin ito ng organic fertilizer kung ano pong available meron kayo. So 100 to 200 grams naman po yung dami nito. O kaya isang dakot lang po ng ating hong kamay. Yung itatabon ho nating lupa pag tayo nagtanim na ay may halo po yun na organic. At yung isang option naman po is side dressing. Pag nakatanim na ho tayo at bago ho gumapang yung ating pong tanim, ay paikutan ho natin ito ng compost o ano pong organic, no? So yung dami po ay mga 1/4 kilo po yung ating pong ilagay. So idistansya ho natin ng konti ho sa ugat. And then tatabunan ho natin ito ng lupa para hindi po matapon pag tayo ho'y nagpapatubig. And then para mas mabilis lang din po na i-epekto. Kasi no, pag natabunan ng lupa, lagi siyang nababasa o nagmo-moist. So mas madali siyang ma-breakdown. And then since malapit siya sa ugat, so mas madali itong magamit. Kahit mataba na po yung lupa natin, dahil nga palayan, talagang mataba po yan, ay maganda pa rin po na mag-apply ho tayo ng organic para hindi po ma-depleted ho sa nutrients yung ating lupa, dahil matakaw po sa nutrients, no? Ang pakwan, ganun din po sa tubig. Huwag po natin kalimutan ang gumawa ng drainage kanal sa bawat gilid ng ating taniman, kasi in case na may malakas na ulan, so dito po ang bagsak ng tubig hanggang palabas po ng ating field. Kasi mahirap na na wala ho tayong kanal tapos may biglang malakas na ulan, mapupundo po yung tubig sa ating taniman. Nako, delikado po yan sa ating tanim. Hindi ho kakayanin ng ating tanim. Ay masisira at malalanta lang po. Kaya para maiwasan, ay kailangan ho nating maglagay po ng drainage system. Maraming variety ng pakwan ang pwede ho nating pagpipilian sa Agri Supply. Ako ay subok ko na itong variety na stripe type watermelon. Napakadaling alagaan, maraming magbunga, very resilient. Pwedeng malakihin mo ng gusto, pwede rin na average sizes lang. Depende kasi sa buyer, may gusto ng malalaki, meron rin na ang hanap ay sakto lang. At madali pati ma-harvest itong variety na ito. 25 to 28 days lang after pollination. O kabuang 60 to 65 days after na maitanim. So napakabilis lang, nasa 1 buwan lang, ma-harvest na. So mabilis ma-harvest, mabilis lang din yung pera. Sa tag-araw ay pwede nang i-direct sa pagtanim ng binhi. At kung gusto mo manigurado ay i-seedlings mo na lang. Tara, sure ball, no? Pag tag-ulan tayo magtanim, kailangan na nakapunla muna tayo. Dahil tag-araw ako nagtanim nito, ay direct seeding na lang ako, no? Pero pinatubo ko muna yung binhi. Ang tawag nito ay pre-germination. Para sigurado na yung tinanim na binhi ay buhay na kasi may ugat na. So nauna ko na pong in-upload yung procedure nito, kaya check nyo na lang po yun para sa inyo pong reference. Sa pag-direct ko ng buto ay gumawa lang ako ng butas at doon ko lang nilagay ang pre-germinated seed, nag-isa lang kada butas. Tapos tatabunan ito ng carbonized rice hull o kaya ay compost. Ang importante ay malambot lang para madaling makatubo yung buto. Ang magandang oras sa pagtanim ay umaga, no? Hanggang alas 9 o alas 10 ng umaga. Tapos kung sa hapon tayo mag-umpisa, alas 3 para hindi na ganong mainit. O kaya alas 4, yan. Pag maulap ang panahon at hindi mainit, ay kahit anong oras, no? Pwede magtanim.
Pag meron na pong limang dahon, yung halaman, usually within 2 weeks po ito, ay putulin yung talbos o yung pinaka main shoot. So, ang tawag po nito ay top pruning o kaya top shoot. Ang purpose dito ay para magsanga ng marami at magdahon din po ng marami. Mas maganda kasi magbunga yung sanga kumpara po sa main stem. Usually, may lalabas po na tatlong sanga after po tayo na magputol, no? O magkapon. So, yung tatlong sanga, ito po yung ating papatuloyin. So, putulin nyo lang po yung sa tingin nyo na sanga na hindi na kailangan kasi meron din pong tutubo dyan ng mga lateral shoots na hindi naman po mahalaga sa tanim. Kumbaga, pabigat na lang. Kaya, pruning na lang po tayo. Sa pagdidilig ho natin, since may kanal naman tayo, doon na lang ho natin padadaanin. So, paro irrigation na lang. Flooding method sa kanal. Ano po? Yun kung marami ho tayong tubig. Pag ganito ang paraan sa pagpatubig ay 2 beses po sa isang linggo ay sapat na dahil pati sa ilalim ng lupa nababasa. Pag manumano ho tayo sa pagdilig ay interval lang po ng isang araw ay dilig na naman. Laging i-check po ang lupa. Huwag lang hayaan na matuyo ang lupa kasi maapektuhan yung paglaki ng tanim. Dapat patuyo pa lang ay magdilig na po. At huwag rin laging basa yung lupa dahil malalanta at mamatay po ang ugat ng tanim. At para konti lang ang damo ay tabunan ng dayami yung plat. Kaya huwag pong sunugin ang dayami pagkatapos ng pag-aani ng palay kasi malaki pong tulong nito. Kaysa ho, bibili pa ho tayo ng plastic, di po ba? Lalo kung ayaw mo ng plastic, kaya no, magdayami. Kaya natural mulching na lang, no, dayami. Pagkalipas po ng 15 days after sowing, direct seeding, mag-umpisa na po mag-apply ng fertilizer. At kung naka-seedlings naman po, no, pagkalipas ng isang linggo after transplanting, ang umpisa po ng pag-apply ng abono. So ito po yung guide sa pag-apply natin ng fertilizer sa pakwan. So yung method of application natin ay drenching, side raising at saka foliar fertilizer application. So dun sa drenching method, apat na klase po yung fertilizer natin gagamitin. Ito po yung calcium nitrate, 1620 complete fertilizer at saka muriate of potash o 0060. So unahin na natin i-apply ang 1620. So 75 grams. So ito po yung kalahating lata lang ito, no. So ito po yung ihalo natin sa isang timbang tubig o equivalent of 16 liters water. Tunawin na natin. Tapos yun po yung ating idilig sa bawat halaman. So nag-isang lata lang po ng sardinas ang ating pong idilig. Sa isang timbang tubig na 16 liters yung tubig po ay nasa 100 na halaman ang ating madidiligan. Na tag-iisang lata kada puno. Pangalawang linggo, pangalawang application natin ay mag-start na tayo sa calcium nitrate tapos 1620 pa rin. So tatlong beses lang na magkakasunod yung pag-apply natin ng 1620 doon sa calcium nitrate hanggang pang-anim na linggo tuloy-tuloy, no? Tataas bababa yung rate natin sa pag-apply ng calcium nitrate. Pagkadating ng tatlong linggo, umpisa naman po ng complete fertilizer yung pag-apply natin. Tapos tuloy-tuloy na ho yan, no? Hanggang sa pwede nang harvestin yung pakwan. So panglimang linggo, mag-umpisa naman po yung muriate of potash kasi ito na. Mag-umpisa na itong namulaklak na ito, no? Para kasi ito sa bunga, para gumanda yung quality ng bunga at tumapis yung lasa. So kung mapansin niyo yung mga halaman o bunga na pinipitas na hinog ay ina-applyan na natin ng potash like nitong pakwan, mga papaya, mga melon, no? Mga sweet corn. Pero sa mga gulay na hindi ho natin pinipitas ng hinog ay hindi na ho kailangan yung muriate of potash kasi sa complete fertilizer, which is yun lang ang ating in-apply na mayroong content na potassium, ay sapat na po yun. Sa isang hektarya na taniman, base sa computation ko, sa calcium nitrate, ang magagamit natin ay 33 kilos lang po, no? Tapos sa 1620, 11 kilos. Complete fertilizer ay 67 kilos at kalahati. Tapos sa muriate of potash ay 37 kilos. So kung pagsusamahin ay 150 kilos o katumbas po ng tatlong sako. So napakakunti lang po ang fertilizer na mauubos natin dito. So ito po yung paraan na tamang amount lang po, no? Hindi ho masusobrahan. Sabihin po na lumampas ko tayo sa tatlong sako, magiging apat na sako, konti pa rin po kumpara po sa mga nagtatanim mo talaga ng pakwan. Taon-taon ay aabot po sila ng 15 hanggang 18 sako ng abono. So, sa isang hektarya, grabe po yung pag-apply ko nila ng
fertilizer. Kawawa yung lupa, hindi pa ho yan sila nagamit ng organic fertilizer, talagang lahat ho granular ng mga fertilizer. At syempre kawawa din po yung nagtatanim kasi malaki yung gastos, no? Mahal po yung fertilizer, higit 1,000. Ang problema ho dito, masyadong marami po yung fertilizer na kanilang ginagamit, na kasi yung inaakala nila mas maraming fertilizer na nilagay, mas gumanda at lumaki yung kanilang tanim, which is meron pong optimum amount o kahit maximum amount lang na kailangan ng tanim. Kahit na buhusan pa ho natin ng maraming fertilizer yan, kundi naman po kakainin ng halaman yan, hindi po i-absorb ng halaman, ay useless lang rin. Ang analogy ko niyan, no? Tayo mga tao, kahit gaano ho kadami ng pagkain sa mesa, kung busog na ho tayo, ay hindi na ho tayo makakain pa para ubusin po yung pagkain dun sa mesa. So ganun lang po yan sa tanim. Kahit na araw-araw mo ang pag-apply ng fertilizer yan, kung hindi na po kaya ng tanim, is useless po, marami pong tapon, maraming sayang. So gagastos lang po tayo ng malaki. Ang epekto pa doon, masisira po yung lupa, tataas po yung salinity, yung acidity. Kaya yung saktong dami lang po ang ating i-apply para hindi po masayang. So doon naman po tayo sa foliar fertilizer application. Mag-start po yung application 2 weeks after transplanting. So vegetative po muna, tapos sa interval po ng 1 linggo ay mag-start na rin po yung pag-apply natin ng foliar na pang reproductive stage para sa bulaklak at pagbubunga, kasi sa edad ng pakwan na to ay nag-umpisa na itong mamulaklak, no? Para mas dumami po yung bulaklak at saka malulusog yung bulaklak. So maraming bulaklak at malulusog, ay malulusog din po yung mga bunga at marami. So sa side dressing naman po, ito po yung guide natin. 3 application lang po, interval lang po ng 1 linggo. So ang unang apply natin, 16-20, 0 at saka complete. So 1:1/2 yung ratio, 10 grams lang po yung rate natin sa pag-apply natin sa bawat tanim. Pang-apat na linggo, no? Same na fertilizer pa rin, pero yung ratio ay baliktad na po. Kumbaga kalahating kilo na sa 16-20, tapos 1 kilo sa complete. Mimixo natin yon. At ang i-apply natin sa bawat puno, o sa bawat tanim, ay tag 20 grams. At saka maging 30 grams na ito pagkalipas po ng, o yung last application natin ng pang-anim na linggo. So, complete at saka moderate of potash naman po. So, 1:1 yung ratio. Kasi nga, para mas masupplyan yung potassium na pangangailangan ng tanim, kasi nagbubunga na ito eh. Para tumamis po yung lasa ng ating pakwan.